ako yung bagong experience ko dito, as you can see naman, parang dalawang beses lang ako nagpalit ng damit sa buong show. So, maraming parts nung shoot namin na I found very, very interesting kasi it was the first time na nasubukan ko siya. But, siguro, I don't know kung nakuha nyo, but alam niyo yung eksena na pumunta si Stacy at si Jairo sa warehouse? Umaga yun. That was shot at 1 p.m. in the afternoon. Pero hindi mo ka, di ba? So, those things, parang para sa akin, etos nalaman ko pa recently, direct, na direct Ray has been planning this very meticulously. Nag-storyboard si direct, nag-storyboard si direct Ray daw sobrang meticulously. She planned this up to the smallest detail. Kasama kung ano magiging itsura ng loob ng warehouse ng alauna ng umaga, pero dapat mukha siyang gabi. These little tricks and techniques na ginamit namin for this film is, I think, parang testament siya as to how much we want to make you guys feel something strong. And in the process, nagugulat ako kasi pagdating ko sa set, ay, umaga. Pero pagdating namin sa monitor, gabi. And another part of that is yung inukit dito sa akin. I've worked with prosthetics before, never in that way. And para ding alam nyo, hindi siya masaya. Kasi you literally don't see anything for around 8 to 12 hours. But that's why we like doing this. Kasi it feels real. And I hope it made you guys feel real. Ganun siya kapag sinaksak sa mata. Yung ganun po, maliit na punas ni Jerome, nagsisell bigla. So, may mga ganun parts na ginawa sila direct na hindi nyo ever malalaman hanggat panoorin nyo siya ulit for the entire series. It's nakaka-geek out. But it's really, really fun. Ang natatandaan ko yung pagod. Yung parang umuulan, may time na How long did you shoot this? We shot it for 12 days. Talaga? And may point na parang, ba't ko ba na-binage? parang ayoko na ng mga kotse. Kasi unpredictable ang kotse. Kasi hindi mo alam kung parang kailangan mo tansyahin yung speed niya, kung tama ba. Ang dami niyang rehearsal. Pero I'm very glad at yung how it turned out. And siguro ang nare-recall ko now is how much effort everyone put in. Sobrang na-appreciate ko. Like, sila bilad na bilad sa araw, tapos bilang next day uulan. Pero parang ang daming pinagdaanan ng prod na may mga parang may mga maka-cancel because of the weather. Parang na-shoot namin siya within a span of 3 months. And very unexpected naman na problems. But it, ganun ang prod eh. There's a lot of moving parts that you can't control and it's no one's fault. Pero ngayon, watching it now, and I'm glad you guys got to watch it. Parang worth it yung pagod. Ganun. So, ayun. I'm glad we're done and I'm glad we get to share it to the viewers. Well, I guess for me, yun nga, sobrang hirap ng conditions just because we're always shooting outside. And during that time, medyo unpredictable yung weather. So, minsan pag, alam mo yun, pag nag-start na po kaming mag-shoot na blue skies tapos biglang uulap, we kind of have to wait a bit kasi iba yung lighting. So, andaming beses na nakakancel yung shoots just because of the rain. Tapos yun yung sabi nga din ni Derek, yung a lot of the driving parts kasi doon, especially yung sa mahabang-mahabang kalsada, I was really driving. So, yung merong drone shot doon, nalala ko Derek, merong drone shot doon na minsan sasabihan ako, bagalan mo, bilisan mo, bagalan mo. So, medyo tricky siya. But honestly, it was really fun. And ako yung bagong experience ko dito,
as you can see naman, parang dalawang beses lang ako nagpalit ng damit sa buong show. So, contrary to my other roles before na laging malinis, laging maayos yung buhok, ganyan, dito naman po, sobrang dumi ko. Gumugulong sa dirt. Tapos, yun nga, what I really like is how gritty the whole series is talaga. I also love that Stacy is a bit boyish, you know, before kasi very feminine yung mga role ko. This time around, like, I really had to think of mannerisms na hindi usual na ginagawa ng mga characters ko before, or that's a bit boyish. So, yun yung bagong experience for me for this project. Well, same din naman. Lahat din naman ng characters ko mostly is parang clean. Pero dito napansin nyo, first few days, nagpatubo ako ng balbas, bigote. It's real. Pero nung pumasok na ito, nakita nyo naman kung gaano ka-clean look yun dito sa Safe Skies Archer. Sabi ko talaga, kailangan ko po talaga i-shave hanggang sa nilaban na kailangan talagang i-prosthetic. So dito ko na-appreciate yung, alam mo yun, bilang aktor, artista, ibibigay mo yung buong buong sarili mo na kayo na po bahala. Sige na, ilagay nyo na. Ang alam ko, nagkaroon pa ng time na pinrosthetics ako dito ng dugo. Parang dugo at tas ano. Pagkatanggal, natanggal din yung kilay ko. Sabi ko, ngiti na lang ako eh. Paano po gagawin natin dito? Sabi lang sa akin, like, shade na lang natin. Hindi naman po pwede. Ngingiti ka na lang talaga. Pero you know, meron yun parang buong time na galing kami, nag-fight scene, puro lupa. Nakaka-uwi na ako sa bahay, may lupa pa yun sa underwear ko. Totoo yun. But you know, you appreciate yung... Totoo, meron. Eh, ang masama pa nga sa sobrang pagod natin. Hindi na ako nakaligo. Pagkagising ko, yung unang ko, may lupa na. Ano ba na yun? But yeah, first time ko yata mag... Huh? Yeah, prosthetics yun. Yung bigote ko na doon sa second part na medyo pahuli na. So, lahat yan, tagalang pa. Pwede na po ba to? Parang okay daw. Tatanungin. Mamaya, babalik na, magugupitan ng onte. Di mo alam, mamaya, nagugupit na yung labi ko ng konti. Ate, masakit. Pero, na-appreciate ko lahat. Like, yung effort talaga nila lahat. I mean, ito, isi-share ko lang what's happening sa broad, mga taping. May time talagang inaalat pag may mga eksena. But here, na-appreciate ko na parang minsan sabi ko, parang antagal ah. Nasa tent lang ako, lahat na ng laro sa cellphone ko, nalaro ko na. Kulang na lang sa Facebook, naubos na, umulit na yung feed ko. Sa TikTok, parang pare-pare sa algorithm. Dito na-appreciate ko na, alam mo yun, may shot talaga na gusto ang mga director, ang production, na talagang kahit oras, kung hindi mo pa makukuha, you need it, you want it, get it. Yun yung nagugustuhan ko sa craft namin na, you know, takes a lot of time para dun sa quality. Hindi natin kailangan ng quantity, kundi yung quality. Ayos. Yeah, pero yun nga po, mabalik lang. Na-appreciate ko dito, kaya kitang-kita nyo naman, yung ako din, nung pagkatingin ko dun sa mga shots na nung nag-brief sila, sa sobrang bored ko po, nandun ako, nanonood na ako sa system nila, di ba? Nanonood na ako ganun. Tapos nakikita ko kung paano talaga nila gawan ng way para makuha talaga exactly yung mga. Nakita nyo na po sa mga shots at saka sa mga eksena. And lalo na yung mga bago rin na mga nakasama ko dito is yung mga malulupit na aktor talaga, besides kay Nadine at kay Francis, sila kay Boji, ang saya nila kasama, ang dami ko natututunan. Yun po. Nag-pay off naman lahat ng hard work niyo. Yeah, thank you. Thank you very much. That was G. Trillana of Malaya. For next batch,